everyone. Nasa walking tour tayo. It's Saturday in the afternoon. I think it's 3 o'clock already. Andito tayo sa may gilid ng dagat. Ayan, rain jacket ako kasi umuulan kanina. Bali, tumila na yung ulan. Kasama ko si aking baby boy, si Mateo. Sana makatulog pa siya kasi hindi masyadong mahaba yung tulog niya kanina. So, sana makatulog pa siya. Inaantay ko lang yung dalawa kong mag-ama kasi may inakyat silang bundok. Hindi ko pwedeng isama si Mateo kasi naka-stroller ako. So, ayun, umakyat sila doon sa bundok para medyo challenging ba, tsaka makaka-gather din ng points. Kasi ito, may points din to. Tapos yung akyatin nila na bundok, hindi naman masyadong malayo eh, tsaka mataas. May points din doon. So, para makagather kami ng points, pupunta sila doon, tapos after dito. So, yun. Yan ang aming Saturday afternoon. Hindi namin to malimit magawa yung mag-walking ba sa labas. Kasi, syempre pag Saturday, ang daming labahin, girl. Ang daming labahin, ang daming hugasin, diba? Kasi, all week na sa trabaho. So, yun yung time talaga namin na, time ko talaga na mag-do the house chore ba? Do the housework kaya. So, pero buti na lang today nakapag-tour kami. Para medyo may physical activity si Mariette. Kasi pangit naman na nasa loob lang siya ng bahay buong araw. So, ayun. Ang aming parang activity today, mag-walking tour. Ang ganda talaga ng Norway. Tingnan nyo. Diba? Lalapit pa ako dito. Diba? Ganda talaga niya. Pang Instagram. Susulat mo dito yung pangalan mo. Ay, wala na. Kasi dati susulat ka dyan eh. Ngayon, may app na sila. Ayan, diba may parang book, notebook na maliit. Tapos, isusulat mo dyan yung pangalan mo. Tapos, ayan, nakalagay. 2 points dito. Pag naka-abot ka dito at this point. So, ayan. Pwede ka namang mag-register sa app nila. Yun na sila. Asa taas sila. Doon sila umakit. Okay. Galing ako doon. Pababa na sila. Mag-meet na lang kami sa baba. Yung nandoon sa likod ko, ayan yung parang tourist spot. Yung parang pagpupunta ka dito sa town namin, yan yung parang isa sa dapat mong i-visit. Kasi parang yung historical place siya. Bali, itong park na to, kung saan kami, ito yung national park nila, kumbaga. So, may mga, pwede ka dyang mag-volleyball sa baba, may place na pwede kang yung parang gumawa ng bonfire para sa recreational activities or something like that. So, ayan. Mamaya, baka maipakita ko yung malapit ang shot niya.
sa malaking bato. Nalibating opa. Oh, yeah. May water dyan sa taas. Ayan, ganyan ang itsura niya sa harapan. Nandoon ako sa likod niyan kanina. Ayan ang kanilang historical landmark. Ayan. Usually, pag summer, may nagko-concert dito. Tapos yung mga nanonood nandoon sa taas. Kasi naglalagay sila dyan ng mga bench ng mga upuan. Tapos pwede din dito maupo yung mga manonood. Tapos dito sila nagpe-perform. Ganyan. Pag may mga banda. Nilalagyan nila ng tent yan. Nagpi-picture taking sila doon. Andun si Mateo natutulog sa may stroller niya. Tapos ayan yung entrance ng park. Pauwi na kami. Tapos andun yung landmark ng aming town. Andun ang kulay ng mga dahon. Karamihan ng mga puno, wala na siyang bunga talaga. Oh. Magna-November na kasi, kaya ano na talaga, middle of autumn na. Diba? Ang ganda ng kulay niya. Yung mga lumagpak brown. Ganda ng kulay niya. Diba? Doon kami nag-park. Ito yung parking area. May parking doon sa taas. Mas malaki. Pero dito kami nagpark sa malapit. Ayan yung CR. Hello, ulay at bahay na kami. Kararating lang namin galing sa walking tour sa labas. Pinapakain ko na sa ang aking panganay ng tinola. Kumuha ko ng tinola tapos rice. Sinusubuan ko siya. Parang gusto naman niya. Parang gustuhan naman niya ang tinola. Gusto kasi nila yung may sabaw ba. Yung ate shilling o Marietta? Gustong gusto niya yung sabaw ba? Ate shilling o pe? May? Mahimayin ko siguro. Mahimayin ko siguro yung ano yung chicken. Ayan, gusto pa niya. Inaabot na niya yung pagkain. Nam. Ininom ang sabaw. Marietta. Brookshy. Gustong-gusto niya yung tinola. Ubus na yung kanin niya. Rice pa more. Ayan ang aftermath tuwing kumakain ng rice. Rice, Buhay, Lagulva. Rice. Magkapit tayo. Kahit maingay sa background. It's 5:30 in the afternoon. May merienda ako. I'm having coffee. Tapos ito, bola. Try nyo to. Yung mga nandito nakatira sa Norway, litago bola. Ang sarap, as in. Chocolate siya sa loob. Tapos ang lambot-lambot ng bread niya. Magugustuhan nyo, promise. Ang sarap isaw-saw sa kape. Ang lambot-lambot ng bread niya. Grabe, ang lambot. Ang sarap. Ang sarap. Thank you.
Drink na siya ng kanyang milk na may nilalagyan ko ng chocolate para may kaunting lasa kasi gusto niyang inumin yung ganyan before siya mag go to bed. Nakapajama na siya. Are you ready for bed? Ruklar? Uso was night? Yeah. Drink ka milk ka di first, and yeah. Minsan pag gusto niya, umiinom siya ng warm milk. Tinatanong ko kung ano yung gusto niya. Pero favorite niya kasi yung may milk tapos yung may chocolate flavor. Nothing is ready for bed too. Nakapajamas na siya. Yeah! Nakapajamas na siya. Ready na sila for bed. Magpi-playtime lang kami ng konti. Tapos magbe-bedtime na sila. Yeah! Dito kami sa kwarto ni Marietta. Ito ang aming hangout place. Nilalagyan ko siya ng yung tissue ba? Kasi para hindi niya mabasa yung pajamas niya. Kasi kailangan ko na naman siyang palitan. Color, okay. Kaya nilalagyan ko siya ng ganyan. Bib. Kaloka. Magtupik tayo. Ang dami pa ako nakasampay sa taas. Ito, mahirap tupiin sa mga bata kasi maliliit ba. Magtupi tayo. Hello. Andito ako sa taas namin sa aming loft. Yung loft namin, para siyang yung kusina niya, kasi nasa kusina ako, parang stock room din, na din. So, nagkakalkal ako ng mga, may nagbigay kasi sa akin, friend ni Kenneth na mga damit, pambata. So, ang dami niya, andun pa sa loob nito. Mga tatlong plastic pa yon, tatlong pusa pa. Sinosortera ko kasi, sabi ko, baka may kasya na. Yung binigay niya, size 86. 92, tapos may mga 100 plus. So, baka sabi ko may kasya na. Kagaya nito, 104 siya. Hindi pa siya kasya. Kasi yung size ng aking bunso, si Mateo, nasa siya, 80. 74 kasya pa sa kanya, 74 centimeter. Pero usually, ang ginagamit na niya ngayon, 80, 86, ganyan. So, ayun, nandito ako, naghahanap ng damit na kasya na sa kanya. Ang dami niyang binigay sa akin, actually. Sobrang dami.